Senator Amy Marcos, ginulat ang pulisya. Totoong plano sa kanila gagawin ng anti-Marcos. Ayon sa nakalap nating impormasyon, tuluyan nang ibinunyag ni Senator Amy ang totoong sinabi ni Apple Lakay gawin sa mga anti-Marcos. Base sa isiniwalat ni Senator Amy, mahaba ang dinaan ng gera ng buhay ni FEM, mapapolitika o katunggali. Pero sa hunot dulo ng lahat, kung sino pa ang kalaban, ay siya ding dapat gawin mong kakampi. Pero paano kung ayaw nila ang katahimikan, kaya bigla siyang pinalibutan habang nilalapitan ng mga anti-Marcoses. Ang katotohanan, hindi ko kasi matiis ang kapulisan natin. Kakaiba ang paglaki namin ng ating Pangulong Bongbong sa Palasyo ng Malacanang. Unang-una, ang liit-liit namin nun nandun. Talaga naman kami yata pinakababata at mga pasaway na magugulong maliliit na bata, mga paslit. At ang aming mga magulang, panay naman ang trabaho kung saan-saan kaduluduluhan ng ating bansa ang pinupuntahan at pagkatagal-tagal naman namin dun talaga. Ang kapatid ko na si Irene, 5 taong gulang lamang. Kaya kung may mga lumaki sa lola, kung may mga lumaki sa yaya o sa nurse, kami lumaki na lamang sa pulis. Pulis sa Malacañang, pulis sa Ilocos Norte, pulis sa buong kapulungan. Kaya kailanman hindi ko kayo natitiis. My father used to say, sabi nga niya, ang buhay daw niya punong-puno ng gera, punong-puno ng laban, ng politika, ng pagtutunggali. Pero sa hunot dulo, ang pinakamatindi mong kalaban ay siya rin magiging kakampi. Yan ang ating ambisyon, gawing kakampi ang bawat kriminal, bagbagong loob ang mga masasamang balak at tunay na bumalik sa pamahalaan at sa sangay ng katahimikan. Maaalala ko nung nakatira pa kami sa ibang bansa pagkat napakatagal naming nawalay sa Pilipinas matapos ang 1986. Isa sa pinakamasasayang mga karanasan namin ng aking 3 anak na lalaki ang pagpunta sa kapulisan sa Open Police Family Day doon sa Singapore, kung saan yung aking mga anak ay naglalaro at katuwaan na pumapasok sa mga patrol car, sumasakay ng mga fire truck at nagbabaril-barilan turo ng mga kapulisan. Nakita rin natin sa London, sa United Kingdom noong nagkagulo dahil sa tensyon sa mga iba't ibang lahi, iba't ibang relihiyon. E nagkaroon sila ng mga police-mandated street parties. Nagtatanong ang lahat, bakit ang gimmick inumpisahan ng mga kapulisan? At maliwanag na malaking tulong. Pagkat ang sabi nga, mahirap awayin, higit sa lahat, ang hirap naman barilin ang kasayaw mo nung Sabado. Pero higit sa lahat, ang mainit na usapin sa amin, mula noon, nung nagkagulo sa promotions, sabihin ko na ng tapat, etong tumataginting na issue ng kaperahan tungkol sa pensyon. Ang pensyon na talagang kinakailangan, utang natin sa kapulisan na nakaraan at kapulisan ngayon. Utang po natin lahat yan. At sana kahit finance manager po sila, alalahanin na tayo ay kailangan makahanap ng pera. At tinatanong ko rin sa ating Chief PNP at sa lahat ng ating assets management na hanggat maaari ibuo na po natin ang lahat ng assets, lahat ng titulo, lahat ng property ng mga kampo ng PNP sapagkat dyan magmumula ang usapin at kwentahan. Ang ating pagsusuma sa actuarial coverage ng pensyon ay manggagaling din dyan. Huwag kailanman tayo papayag na babawasan ang sahod o anumang pera ng kapulisan. Kasalanan yan, hindi lamang sa Panginoon, kasalanan po sa pamahalaan at sa magigiting na miyembro ng PNP. Huwag po tayo papayag ng bawas sahod. Parating tinatanong sa akin kung bakit pa na yung punta ko pag may
ipapakulo ang ating kapulisan. Eto nga, for any community to thrive, alam naman natin, a strong and trusting relationship between law enforcement and its citizens is crucial. Kaya pasimuna ako ng iba't ibang batas na nakapending sa Senado sa ating legislatura. Andyan yung Senate Bill 409, yung Modernization and Capability Enhancement Act, seeking to modernize all the different components of the PNP by upgrading its infrastructure and technical capability. Andyan din ang SBN 1822, Strengthening the International Affairs Service or IAS of the PNP. Andyan din nakapending ang Senate Bill 1825, mandating annual psychiatric, psychological, drug, and physical tests for all police officers. At meron rin tayong 2198 na Senate Bill providing for legal assistance to any officer or enlisted personnel. Dahil alam natin na katungkulan ng pamahalaan, ipagtanggol ang karapatan ng bawat miyembro ng lipunan, sangkot ang ating mga sundalo at kapulisan. Totoo naman yun, magkakilala sa community. Importante yan. Indeed, the DILG as well as the PNP have already initiated any number of fun runs. Certainly, we should have more basketball. We should have more police activities and teachings. In Ilocos Norte, we had martial arts teachers from our police women teaching rather than talking about domestic violence. Ang videoke ang paboritong sport ng Pilipino. Kaya yan, pwede rin yan para nagkakaisa tayo, nagpupulong-pulong. Ang ating mga advice and help desk, lalong-lalo na ang women's help desk, palawakin natin, pagkatdyaan, matutumbok problema pati ng pamilya. Open house, the youth IT hobbyists, all the disaster groups need to participate in this great venture. It is said that every society gets the kind of criminal it deserves. Every community, however, gets the kind of enforcement it insists on. Let us insist on the very best. Ang pagkakaisa ng komunidad, ng barangay ng lipunan sa ating tinatawag na kapulisan. Kayo na ang magiging tulay para dito. Ang pinakamahusay, huwag na sana kayo magalit, ang pinakamahusay mag-community development ay nanggaling sa kaliwa. At hindi na tayo gagaling pa kesa kay Chairman Mao na nagsabi, ang guerrilla must move amongst the people as a fish swims in the sea. That too we must do. Para tayong isda sa dagat at home lumalangoy at masaya. Kinakailangan ganyan ang kapulisan, hindi lamang ang mga gerilya or masasamang loob. Let us learn from the masses and then we can teach them. While weapons are an important factor in war or in peace, but the decisive factor will be man and not the materials that he bears. That is true. Kaya ngayon, ang kapulisan at kayong lahat, lalo na ang kabataan, talagang lumalahok sa social media at namimigay ng tulong sa food bank. Bago ang lahat at sa nangingibabaw, we must serve the people with an open heart. An open heart that, at dahil dito, inaasahan ko na yung ACFI ay mauuna sa lahat ng effort. Eto na, nandito na tayo at naglikom na ng iba't ibang ipamamahagi. Sa inyong lahat, congratulations. This is a noble and great endeavor that we begin today. We are blessed by great good luck with the weather despite the dire forecast. And I am certain that the lucky 7,000 with which we begin simply witnesses my Father's presence this morning, blessing all of us from above. Good luck to all of us. Congratulations. Mabuhay ang ACFI, kaakbay ang PNP.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Senator Aimee Marcos. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.